guys. Good afternoon, guys. Ayan, good afternoon mga Rastek TV. Dito naman tayo, guys, na mag-check ng AC. Ito, guys, yung ating i-check. Bale, hindi daw lumalamig. Months, ego na daw. Ayan. Ayan, may naririnig ako, guys, na umuugong lang yung compressor. Ayan, so ito, guys, i-check natin itong yan. Umaandar yung fan niya, eh. So, patayin muna natin yung fan. Dito muna natin tanggalin to. Dito natin tanggalin sa... Ayan. Ah, hindi pa din, ah. Ah, sagot pala to, sa heater. Ito siguro yung isa, kulay pula. Ayan, natanggal, guys. Ayan, hindi na umandar yung fan dahil tinanggal natin dito sa connection niya. Ayan. So, buksan natin ngayon ito, guys, para malaman natin kung saan yung kanyang problema. Okay. Ito, guys, nakita din natin to, may bakas ng kwan langis yan dito sa kanyang fittings sa kabal. Lumakas na hangin dito. Ha? Bigla, eh. Biglang lumakas ang hangin, eh. So, check natin, guys, ang preyon dito, ang refrigerant. Yan, oh, biglang lakas hangin, ah. Nasipol pa ang hangin. So, ito, guys, yung pangalawang yun. Ay! Ba't may ganon? Nakasandal ako dito, hinawakan ko, may tigulat ka lang. Nakakalabit, ah. 50 UF, eh, medyo bumukol siya, guys, oh. Sobrang init yung compressor. Ayan, subukan natin palabigin muna yung compressor bago natin palitan yung kapasitor. Ayan. Ayan, guys, check natin yung refrigerant kung may natira pa. So, sobrang langis siya, oh. Dilaw na yung langis. Contaminated na. At zero, guys, yung pressure ng unit natin. So, walang refrigerant. At check din natin yung isang yon. So, yun, guys, kaya isa din sa dahilan noon, umiinit yung compressor, hindi natin alam kung stock up na to o okay pa. Okay naman yung kapasitor niya, flat na flat pa siya. Yeah. Hindi tulad ng isa na yon, medyo may lubok. May leaking to, eh. So, check natin yung isa. Hindi. Ito, guys, check natin itong isa. Yun, okay ito. Ibig sabihin, may refrigerant ito. May singaw siya. Huwag na natin ituloy. Baka maubos pa yung karga. Ibig na natin. Ang problema lang nito ay siguro yung kapasitor. Yan. Dahil minsan, guys, pagka nasisira yung kapasitor, minsan ang dahilan ay minsan yung voltahe dito bumababa, at minsan sa katagalan na din siguro, at saka sa weather sobrang init. Ito, guys, medyo ano siya ito, medyo hindi siya tuwid.
yung puwitan ng kapasitor. So minsan dito ako nagbabase na sira yung kapasitor dahil pagka hindi pantay sira na yung kapasitor. Tubig siguro dyan, ano? Alam mo natin ang tubig. So yun guys, napaliguan na natin ito at pandarin natin kung under to. So guys, under yung compressor, tanggalin mo natin. Pero yung cooling fan motor ay hindi umandar, kaya yun ang dahilan kaya uminit itong compressor, dahil nitong cooling fan motor ay hindi umandar. Okay naman siya, malamig eh. So, okay. So check natin guys ang voltahe, kung may voltahe itong ating yung itong supply. Ito sa compressor, itong dalawa na to sa compressor. Ayan. Nasa 220 siya. Itong isa galing sa board ay wala. Ayun, meron itong isa. So, ibig sabihin, ililipat natin ito. Yan, ganyan. Ito wala. Ito meron. So, check natin. Yun guys, nilipat natin itong kable ng ano, common ng fan motor. Dahil dito, walang voltahe papunta dito sa fan. So, pansamantagal, dito na lang remedyo muna. At patesting natin yung unit kung maganda maglamig. Dahil may ano na yung board niya eh. Yung supply ng fan. Hindi na gumagana siguro ang relay doon. So, gawin na lang natin ng pansamantagal. So yun guys, gumagana na yung ating unit, gumagana yung compressor. I-check natin yung amperahe. 9.4 ang ampere. So pansamantagal na to guys, na paraan yung ating ginawa. Yan. Yung dahil hindi na nag-trigger yung relay dun sa PCB na relay ng fan motor, isama na lang natin dito sa supply ng compressor para pag umandar yung compressor, sabay na silang andar. Ayun, okay na. Check natin kung malamig. Yun oh, malamig pala oh. So yun lang guys ang naging problema niya. Merong relay doon sa PCB na hindi na nagpa-function. So okay na, sige, takpan na. Dali ng pansamantagal. Pansamantagal na yun na paraan. Luma lang unit na eh. So yun guys, nagawa na natin ng paraan yung isang unit na yun. Nagawa na natin ng paraan, lumandar na siya. Malamig na. So ang isunod natin na gagawa ng paraan, kung magagawa pa natin ng paraan, ay ito. Itong isa. Ito ay walang pressure ang refrigerant. Naubos yung kanyang refrigerant. So medyo mainit yung compressor niya eh. Pero umugong lang kanina. So i-check natin kung ano yung possible na reason kung bakit hindi umandar.
So yun guys, tinanggal natin yung takip ng terminal ng compressor. Wala naman indikasyon ng sunog. Ayun. Okay naman siya eh. Walang indikasyon ng sunog. So balik na natin. Ayan. Kung lang pala, i-check natin kung may continuity pa. O wala. Ayan. Vlog eh. So guys, check natin yung continuity ng ating compressor. Ito yung kanyang common. Ito yung running, yung puti. Ayan, meron siya guys, oh. Okay. Common sa starting. Meron din. Tapos itong starting sa running. Ayan, meron siya. So pwede na natin ngayon i-reconnect, tapos paanda rin natin kung aandar pa itong compressor. Ang problema lang natin ay yung crayon, so pwede natin i-rectify yan. Pag umandar na itong compressor, saka natin i-ayusin yung leaking. Pwede na yung fan motor, yung cooling fan. Testingin natin itong compressor ko siya. Yes, tutut lang natin ng saglit. Yan. Oh, wala talaga. Stuck up. So, stuck up guys itong compressor. Yan, okay naman yung kapasitor niya eh. Oh. Dahil sa katagalan na daw itong mga 4 months na daw hindi gumagana. Lang dahil itong walang karga ang ating system, walang refrigerant, kaya umiinit andar ng andar, umiinit. Kaya nag-stack up na guys itong ating compressor. So i-disconnect na lang natin dito para hindi na umandar yung fan. Baka madamay pa yung fan motor pag paandar rin sa baba. So ganoon na lang ang ating gagawin ngayon. At least meron tayong na-accomplish na isa. So ang gagawin natin, lipat na. Kuha na ito, 1800 oh. Ito yung kanyang nameplate oh. 18 kwanto, mga 1 media compressor. So hindi ko na magagawa ng paraan ito guys ngayon. I-order na lang natin ng compressor para hindi tayo mabalik-balik kung gagawin pa natin ng mamajikin pa natin, lagyan natin ng madaming kapasitor para gulatin ito ay maka-aksidente pa tayo. So, i-declare na lang natin na sira yung compressor at hindi pa tayo at ating safety pa tayo. Ayan. Thank you so much sa inyong panonood. Irak Mac TV. Don't forget to subscribe my channel and follow my Facebook, Joey Boy. Mag-vlog ka na din. Thank you so much sa inyong panonood. See you next video. God bless and bye-bye.